Not until na notice ko na may sugat siya dito. Ito oh. Ayan oh, parang kagat siya pero hindi siya kagat. Ayan siya oh. Ayan oh. Ayan ang dami oh. Grabe. Guys, tingnan niyo, i-focus mo, Jerry. Wait, anak, ipapakita ko sa inyo. Para aware kayo, guys, ha. Para aware kayo sa mga fair parents diyan. Hindi lang 'to sa mga husky, pwede mangyari. Ayan, guys, oh. Ayan. Ang dami oh. Para nagiging dry na sugat. And ito kasi oh, no, ito. Oh my god, meron din siya dito. Ayan, meron din siya dito oh. Pansin nyo, tingnan nyo yung red ni Sabrina dito. Hindi ko to napapansin before kasi makapal yung balahibo niya dito. Tapos napansin ko lang to nung nagsished siya kasi nalalagas niya yung fur niya. So ayan, dyan ko nakita na ang dami niyang red. Sabi ko, ano ba to? Ayan guys, kung makikita nyo, may mga red siya dito. Ito, oh. Ito. Ayan. Ay, utong pala yan. Hindi yan. Sana yan. Marami siyang red dito eh. Ayan. Ito, oh. Ko napapasin nyo. Kasi guys, hindi mo manonotice kasi si Sabrina talaga is pink talaga yung ganito ni Sab Tami. Kaya hindi mo manonotice na may mali na sa kanya. Not until na nalaman ko dito sa part na to. Asa na yan? Ayan, nagkasugat siya dito. Ayan o. Oh. Ayan. Eto. Ayun guys, kung nakita nyo naman doon sa video, hindi ko alam kung bakit nagkaganito siya. Feeling ko dahil sa summer. Pero kasi nung last summer, nasa akin na si Sabrina, nung nasa condo kami, hindi siya nagkaganito. Feeling ko, isa sa reason kung bakit siya nagkaganito, isa sobrang init talaga. Tapos nung nagkasakit ako, hindi ko sila na-airconan. Napansin ko lang siya nung nag-shed na si Sabrina, dahil natatanggal yung balahibo niya, and then doon ko nalaman talaga na nagkakasugat-sugat siya dito. Sobrang dami niyang sugat. And hotspot to guys, ang hotspot is nagkakosyan dahil sa init. Yung sa reason is laging basa. So si Sabrina is mahilig din ito magbasa, kaya yung ganyan lagi. So, gagamutin na, and ito pati, ito nang kita nyo, yung nagkakaganto siya guys. Gagamutin ko na din to, itong parang nagkakabukol siya dito. Yung nababawasan yung balahibo niya dito sa part na to. Ayan o, oh, yung nakikita nyo nababawasan siya ng balahibo dyan. Ayan, gagamutin ko na din yan guys, and isasabay ko na yung sa paggamot niya. And ito yung chan niya, tingnan nyo, look guys. No, kasi makapal yung balahibo ni Sabrina dito, and pinkish talaga yung ganito ni Sabrina, kaya hindi mo mananotice na may hotspot siya. Kasi si Sabrina hindi siya madaing kagaya ni Sanji na umiiyak-iyak siya pag may nararamdaman. Si Sabrina kasi hindi ito madaing siya na iiyak siya kapag may nararamdaman siya. Tinan mo, behave lang yan. Ganyan lang yung Sabrina. Tapos pink talaga yung katawan nito ni Sabrina. Ipapakita ko sa inyo yung picture niya dito. Pink talaga yung katawan niya ni Sabrina nung puppy pa siya. Kaya akala ko, normal to sa kanya. Not until na notice ko na may sugat siya dito. Ito oh. Ayan oh, parang kagat siya pero hindi siya kagat. Ayan siya oh. Ayan oh. Sugat siya na namumula nung last time. Natuyo na siya kasi ginagamot ko na siya. Then ito din ginamot ko na din to kay Sabrina na to. Ngayon, ayan ang dami oh. Grabe. Guys, tingnan niyo, i-focus mo, Jerry. Wait, anak, ipapakita ko sa inyo. Para aware kayo, guys, ha. Para aware kayo sa mga fair parents diyan. Hindi lang to sa mga husky, pwede mangyari. Ayan, guys, oh. Ayan, ang dami oh. Para nagiging dry na sugat siya. Ayan o, dry na nga eh, kasi ginagamot ko siya. So ito pa o, oh, ayan o, oh, ito ang malala. Guys, ito ang pinakamalalang part o. Oh. Hmm. Amoyin ko. Medyo may amoy siya ng konti. Ito ang medyo malala, ayan o. Oh, oh. Ito o, oh, may sugat siya dito o. Oh. Ayan, sa part na to. Sa pempem na part ni Sabrina. And ito kasi o, oh, no, ito. Oh my god, meron din siya dito. Ayan, meron din siya dito o. Oh. Ayan, meron din siya dyan guys. Ayan o, oh, nakikita nyo. O oh, ito. Normal niya tong katawan. Normal niya to. Ayan o. Oh, pink din talaga yung kanyang katawan. Pink talaga yan. Ito o. Oh, ito yung medyo may pigmentation. Red pigmentation. Ayan o. Oh, namumula o oh, may swelling o. Oh. Ayan. Yan yun. Pero yung ganito niya o. Oh, normal na pink talaga yan. Kaya hindi mo mapapansin kay Sabrina pag hindi mo siya bubulat-latin. Tapos nung buti nag-shed si Sabrina eh nasabay niya talaga na naglalagas yung balibo niya. Kaya napansin ko na parang may mali kay Sabrina. Parang sobrang pink. Pink kasi talaga yung katawan ni Sabrina. Kaso, nung napansin ko nung nag-shed siya, naglalagas siya nung sinusuklayan ko siya lagi. Parang sobra-sobra yung pamumula at pamimink niya. Kaya napansin ko, ayan, gagamutin ko siya. Lalagyan ko siya ng gamot niya yun. Ipapakita ko sa inyo kung ano ginagamot ko. Ay, kung si Sanji natatandaan niyo, umiiyak-iyak din siya. Ipapakita ko dito yung clip. Same
same problem sila. Kasi kay Sabrina, hindi siya matubig. Wala siyang, hindi siya ma-watery yung ano niya, yung sugat niya. Si Sabrina, dry yung kanya. Kaya, papansin nyo, gumaling ka agad yung kay Sanji kasi may ginagamit kami sa kanyang gamot, diba? Sinabi ko sa inyo, may ginagamit kami gamot sa kanya para gumaling ka agad yun. Which is, magaling na siya ngayon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung remedy na ginamit ko na hindi ko siya pinavet noon. May ginamit lang akong ointment and gumaling siya kaagad. Marami ito nangyayari sa mga shih tzu, sa mga ganito, sa mga mababalahibo. And kahit hindi mababalahibo, basta hindi siya natutuyo ng maayos, magkakahats pa talaga sila, guys. So, ipapakita ko sa inyo kung paano sila ginagamot sa bahay lang, okay? Napakasimple lang nito gamutin. Ipapakita ko sa inyo kung paano gamutin yung hotspot. Kasi si Sabrina, ngayon ko lang na-experience to kay Sanji. Tapos, nung nakagaroon si Sabrina, marunong na akong gamutin. Guys, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa kanya. First, kailangan din silang paliguan gamit yung Madre Cacao. Kailangan talaga Madre Cacao yung ginagamit para maayos yung mga sugat-sugat nila at malinis. Para malalangga siya, para bugong mabilis mag-heal yung sugat. So, this is Madre Cacao. Madre Cacao Healing Shampoo Conditioner. Magkapareho na yun, magkasama na. And then, meron din tayo itong Madre Cacao Ointment. Meron din tayo itong Madre Cacao na Oil Remedy, which is ito yung ginagamit ko kay Sanji talaga. Sobrang bilis itong makapagpagaling sa kanila. Sobrang bilis matuyo ng sugat. Ipapakita ko sa inyo paano ito gamitin. And kailangan, guys, pagkagamutin nyo sila, meron silang cone kasi himudin nila yung gamot para mas mabilis gumaling. Kailangan nila malagyan ng cone para hindi nila himudin yung gamot na ina-apply nyo. And guys, itong mga product na to is nasa description box yung shop nito. Pwede kayong mag-order doon kapag may mga kailangan lagi meron kayo nito sa bahay nyo, guys. Kasi pang emergency to, kapag may kagat sila ng garapata, kapag nagkasugat sila, kapag may kalmot, or kapag basta any sugat, mabilis yung makakapagpa-dry ng sugat ng mga anak natin. So ito, kailangan meron talaga kayo nito sa bahay nyo. Itong dalawang to, meron talaga dapat kayo. And kapag may mga garapata kayo, guys, kay mahalaga to kasi kapag may kagat sila, ito talaga ilalagay nyo sa kanila. Saka ito, papapaligid sa kanila para mamatay mga garapata. So ngayon, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagamutin. First, ilagay nyo ito muna sa leeg nila, yung cone. Kailangan nila mag-cone kasi para hindi nila mahimod yun, gamot na ilalagay natin. Ito yung ginamit nila last time kay Sanji din. So, gagamitin ulit natin kay Sabrina, of course. Siyempre. Ay, wait lang, para may gamit. Ayan. Ay, mushroom head. Saka kasi malikot, anak. Luwagan lang natin kasi para hindi siya masasakal naman. Nakakahiyang-hiyo siya. Ayan. Tapos ngayon, gagamitin natin yung... Ito yung gagamitin natin sa kanya, yung Madre Cacao Healing Ointment. Ito, kakamayin na lang natin tapos para ma-i-spread natin ng maayos. Sobrang green na green siya, guys. Ganito lang yan, oh. Ayan. Ang bango niya, hindi siya mabaho, guys. Tapos i-apply niya siya dito sa mga hair loss. Pwede yan dito, guys. O, ayun, may sugat si Sabrina dito. Ayan, o. Oh. Papakita ko sa inyo. Ayan. Tuhod yan, guys. Kung napapansin nyo, yung mga ibang dog, maraming mga sugat-sugat sa ganito palagi, di ba? Ganito. Mga hotspot niya. Kamayin nyo, guys, para mas mabilis siyang gumaling. Para ma-absorb talaga ng product yung ina-apply yung product. Twice a day nyo siya, guys, ilalagay, ha? Twice a day. This is Madre Cacao, yung healing cream niya. Saka kapag may mga lagas-lagas sa balahibo ka ganito, nalalagas yung balahibo niya dyan. Kasi nga, lagi siya nakatuon. Gagaling yan ito. Sa part na to, meron siya dito. Lagyan nyo lang siya dyan. Gagaling din yan, guys. Mabilis lang to gagaling. Hanapin nyo, guys, yung may mga sugat. Ito, sa gilid, oh. Hindi mo mapapansin, guys. Tingnan mo. Hindi mo mapapansin yan kapag hindi mo siya i-check isa-isa. Kaya nakakakawa si Sabrina. Kasi nga, hindi mo siya manonotice na may mga ganito siya. Not unless bubusisin mo talaga at i-check mo lagi yung katawan niya. Eh ngayon, hindi ko mapapansin. Kasi nga, pinkish talaga yung katawan ni Sabrina. Kaya hindi mo mapansin na may ganito na pala siya. So, ayan, oh. Ito, oh. Hindi mo mapapansin. Ayan, oh. Pink yan, eh, oh. Pink na pink talaga yung balat yan ni Sabrina. Lagyan natin siya ng ganyan. Kaya kakamayin niyo siya para malagyan ng product. Ito pa, oh, meron pa siya dito. Tama, wala na ma-reaction si Sabrina. Mabait din yung si Sabrina pag ginagamot, eh. Mababait naman sila lahat. I-check ko yung kabilang part, anak. Uy, sab-sab. Adjust ikaw, gabal. Galaw, galaw. Dito ka. I-check ng daddy. Oh, ito pa, oh, yung siko mo, oh. Siko mo. Gamutin ng daddy yan para gumaling.
After natin ito, guys, pag magaling na sila, papaliguan lang natin siya ng Wadika ko para madry na talaga yung sugat nila. After 3 days or 4 days kapag gumaling yung sugat. Para matanggal naman yung mga oil na nilagay natin. Ngayon dito sa kabilang part, anak. Ay! Wait lang. Check pa ng daddy. Singit. Ito pa, oh. Kamayin niyo siya. Okay. Gagaling na yan. Okay. So, reason kung bakit lapat lagi nyo ng kuno, hinihimod niya, oh. Hinihimod niya, abot niya, ma. Ay, abot niya, abot. Ay, sab-sab, abot niya pa rin talaga yung, ano, yung himod-himod. Pero at least may protection pa rin, kaya lagi mo i-check siya kung sa mababantay, hindi pababantay ang kuto. Lagi i-check para hindi niya mahimod sa sawayin kasi mahihimod yung gamot. Though, hindi naman siya malalakasan doon, pero huwag niyang pahimod kasi nga baka may masama ding epekto sa kanila. Pero, para mas mapabilis yung healing process, huwag yung iba pahimod para hindi ma-wipe out yung gamot. Ay, ang hinihimod niya nga, oh, kasi may feeling ko baka may kati yung nararamdaman kaya hinihimod-himod niya. Saka naiirita siya doon kasi nga medyo baka naiinita siya doon sa gamot. Oh, ayan na nga, diba? Oh. Kailangan mo anak yan para gumaling ka. Oh, sige na, baba na. So, ayan lang guys, kung gusto niyo umorder niya na sa baba yung description box nung link. Nasa description box yung link ng shop nila. So, mag-order kayo sa kanila. And kahit wala mga hotspot yung anak nyo, kailangan meron kayo ito sa bahay kasi necessity to. If ever may kagat, may sugat, may para mapabilis yung paggamot ng sugat nila pag dry, kailangan meron kayo niya sa bahay nyo. So, ayun lang, guys. Hoy, bawal yan.